Masasabing swerte na tayo kapag nakaligtas tayo sa isang buwis buhay ng mga pangyayari, gaya ng mga sakuna at mga digmaan. Pero ibahin nyo si Tsutomu Yamaguchi, isang engineer sa Japan noong kasagsagan ng World War II, isa sa mga ilang nakaligtas sa atomic bombing sa Nagasaki at Hiroshima. Alamin natin sa bidyong ito kung bakit ang kanyang kwento ay masasabing hindi pangkaraniwan. Magsimula tayo noong August 6, 1945. Si Tsutomu Yamaguchi ay naghahanda ng umalis sa Hiroshima pagkatapos ng kanilang 3-month business trip sa kanyang employer na Mitsubishi Heavy Industries. Ginugol niya at ng kanyang mga kasama ang panahon nila dito sa pagdidesign ng bagong oil tanker. Pagkatapos nila dito ay balak na sana niyang bumalik sa kanyang lugar sa asawa niya na si Hisako at ang kanyang sanggol na anak na nagngangalang Katsutoshi. Alas 8 ng umaga nung araw na yun, si Yamaguchi ay naglalakad sa shipyard ng Mitsubishi nang makarinig siya ng ugong ng eroplano. Tiningala niya ito at hinanap. Nakita niya sa impapawid ang isang American B-29 bomber. Napansin niyang maibinagsak itong bagay na nakakabit sa isang parachute. Kasunod nito, biglang nagliwanag umano ang kalangitan. Ayon sa paglalarawan ni Yamaguchi, ayon pa sa kanya, meron lamang siyang sapat na oras para tumalon at sumisid sa isang kanal bago sumambulat ang paligid na nagresulta sa kanya sa pagkabaon sa putik. At dahil sa shockwave ay tinapon siya nito sa ere at parang ipo-ipo na ibinagsak sa kalapit na taniman ng mga patatas. Wala pang 2 milya ang layo ni Yamaguchi sa ground zero kung saan bumagsak ang atomic bomb. Ayon sa isang panayam sa kanya, "Hindi ko alam ang nangyari. Pakiramdam ko, nawalan ako ng malay at pagbukas ko ng aking mga mata, sobrang dilim at walang akong masyadong makita. Yung parang plasing ng frame na walang tunog bago magsimula ang pelikula. Ang pagsabog umano ay sumapat para harangan ang sikat ng araw at nag-iwan ng napakalawak na mga debris. At kasunod nito, kanya nakita ang isang higanting usok na parang kabuti na may kasamang apoy na umaahon sa impapawid ng Hiroshima. Ang kanyang mukha ay nasunog at ang kanyang mga air drum ay napunit. Siya ay naglakad-lakad hanggang sa matagpuan niya ang kanyang mga kasama sa trabaho na sina Akira Iwanaga at Kuniyoshi Sato na nakaligtas din sa pagsabog. Noong August 7, silang tatlo ay nagpunta sa isang train station na sa kabutihang palad ay gumagana pa naman. Sa kanilang paglalakbay ay nakita nila kung gaano kalaki ang naging pinsala ng pangyayari. Sa lahat ng kanilang dinaanan ay nakita nila ang mga sira-sirang gusali, mga nasusunog na mga bagay at mga bangkay na hindi na makilala dahil sa lupa ng tinamong pinsala. Karamihan sa mga tulay ay nawala sa linya at sa isang ilog na kinailangan nilang tawirin, napuwersa silang langwin ng tubig na puno ng mga naglulutang mga bangkay. Noong malagpasan nila ito, kinailangan nila uling sumakay sa tren para makarating sa kanilang bayan na Nagasaki. Umaga ng August 8, nang marating na Yamaguchi ang Nagasaki. Ang doktor na nag-asikaso sa kanya doon ay dating kaklase niya. Sa tindi ng sunog sa katawan niya ay muntik na siyang hindi makilala nito. Pagkatapos nito, siya ay umuwi na sa kanilang tahanan na balot ng benda. Kahit siya ay hirap, pinilit niyang bumangon sa higaan noong August 9 para mag-report sa kanyang trabaho sa opisina ng Mitsubishi sa Nagasaki. Alas 11 ng umaga, siya ay kinausap ng kanilang company director na nagdemand sa kanya ng full report ng nangyari sa Hiroshima. Idinokumento niya lahat-lahat ng nangyari sa kanya mula simula. Subalit, inakusahan siya nito na siya ay nababaliw na. Paanong nawasak umano ang isang lungsod ng isang bomba lang? Habang kinukumbinsi ni Yamaguchi ang kanyang boss, bigla na lamang nagliwanag. Dali-daling dumapa si Yamaguchi. Kasunod nito, sumambulat ang paligid. Ito na pala ang ikalawang bomba na ibinagsak ng mga Amerikano. Ang bombang ibinagsak dito ay mas malakas kumpara sa naunang bomba. Subalit, dahil sa maraming burol sa lungsod ng Nagasaki at dahil sa pagkakagawa sa gusali, hindi kasinlala ng nauna ang naging pinsala sa kanya. Bagamat 2 milya lamang ang layo niya sa ground zero, himalang nakaligtas na naman siya sa ikalawang pagkakataon. Dali-dali niya nilisan ang Mitsubishi building at tinuntun ang daan pauwi
para alamin ang kalagayan ng kanyang pamilya. Natakot siya nang maabutan niyang wasak ang ibang parte ng kanilang tahanan. Subalit, siya ay nagalak na nakita niyang buhay ang kanyang mag-ina dahil sila ay nakapagtago sa isang tunnel nang nangyari ang pagsabog. Dahil naghanap umano ito ng gamot para sa kanya, masasabing swerte talaga siya. Dahil kung hindi naghanap ng gamot ang kanyang asawa para sa kanya, malamang patay na ito at ang kanyang anak. Hindi gaya ng iba na na-expose sa radiation at tuluyang namatay, siya ay dahan-dahang nakarecover at unti-unting nakabalik sa kanyang normal na buhay. Nagsilbi siyang translator ng mga Amerikano noong inukupan nila ang Japan bago bumalik sa Mitsubishi bilang engineer. At siya ay nagkaroon pa ng dalawang anak sa kanyang asawa noong 1950. Isinulat niya sa isang tula ang kanyang mga naging karanasan sa Hiroshima at Nagasaki. Kalaunan, siya ay naging parte ng anti-atomic weapons movement. Noong 2006, siya ay nagtungo sa New York at nagbigay ng talumpati sa UN tungkol sa pagdisarmang nuklear ng mga bansa. Ang sabi niya rito, and I quote, "Having experienced atomic bombing twice and survived, it is my destiny to talk about it." Saad niya. Technically, hindi lang siya ang nakaligtas na nasa lugar ng mga pagsabog ng dalawang beses. Meron pang iba, gaya ni Akira Iwanaga at Kuniyoshi Sato na mga kasama nito sa trabaho, at mga iba pa. Subalit, siya lang kinilala ng kanilang gobyerno noong 2009, isang taon bago siya mamatay. Maraming salamat sa iyong panonood, at dahil nakarating ka sa parting ito ng ating video, pakiclick naman ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mas marami pa nating mga video.